Alright, positive day delivers, this is Doc. Sige, magandang natin i-cut. So, positive day delivers, this is Dr. Gigi Lisoa from Making Change Project. Magandang gabi po sa ating lahat. It's Friday, holiday pa rin. Pang ilang vlog na natin to. Marami na po tayong vlog na nagawa ngayon. Just tonight, bago natin i-close yung araw na to, pakita ko lang po sa inyo, how do I prepare for my presentation for my seminar? Paano ba ang preparation? Like this Feb 22, I'll be having a seminar sa Balanga City Hall po. I'll be conducting a seminar sa kanila. So, paano ba yung preparations ko? Of course, first step natin ay pakita ko po sa inyo. First step, saan yung aking mouse? Pakita ko sa inyo ha. First step ko po ay, yan. Una sa lahat, nagpapuga muna tayong poster. Ayan. So, kasi every seminar ko po, may poster talaga. Meron akong technical staff that is doing my poster. Kasi pang marketing ko na rin yan. So, pang promote ko na rin yan para makita ng mga viewers natin, ng mga friends natin na nagkakandak tayo ng God seminar. So, ang title ko po ay The Impact of Full Implementation of God in Reaching Teams Maximum Productivity. Alright. So, that's the first. Second, ginagawa ko po siya ng outline. So, sinulat ko na yung mga per, like, sige, mag F5 tayo. So, pakita po sa inyo. Namaya pa. Okay, so, pakita po sa inyo yung aking... Hello! Alright, so, ito ang aking number one presentation. Second, ayan. Okay. So, ayan. Doon ka muna. So, naka-outline po tayo. In-outline natin yung ating topic. So, nakalagay na doon. For example, ano ba yung concern ng gender and development? Ano yung meaning niya? Ano yung may examples natin? So, pag na-outline ko na po, the second step, pag naka-plot na po siya sa aking PowerPoint, nilalagyan ko na po siya ng picture. So, ayan. So, kaya may picture na tayo. Ayan. Ayan. So, meron na tayo mga visual effect. kasi kailangan yan eh. Pag nag-seminar ka, kailangan hindi kasi pwedeng too wordy yung punong-puno ng words. So, kailangan mga 1, 3 words lang. Madalang lang yung meron akong isang statement. So, basically, words lang yung nandyan. Tapos, nilalagyan ko po siya ng... Ayan, for example, yun, yung pinakita ko sa inyo, nilalagyan ko siya ng mga pictures, ayan. Ayan, o, making everyone count, ayan. So, lalagyan ko na ng mga pictures. Para yung audience ko naman, hindi sila mabore, hindi sila mainip. Okay, so, that's my third step. Ang fourth step ko po ay, eto na yung pinakamahirap. Ano po yung pinakamahirap na part ng isang seminar? Ito po yung, ayan, nilalagyan ko na ng... examples. Nandun na ako sa details. Yung detalye po ng aking seminar. For example, one point. Pag, ito, focus on, ito, example ko lang ha. God focuses on the principle that development is for all. So, yan lang dapat makita. Kung ano man ang sasabihin ko, hindi dapat makita ng audience ko. So, yun yung sinusulat ko po. Yan siya. Okay? So, ganito. Bawat item, meron akong dapat ready na it's either short story po yan, or it's either verse of Bible, it's either quotation, it's either my personal experience, or it's either a quote from prominent people, or experience na ibang tao. So, yung dun sa ikot yung laman yan. Bawat item, dapat meron kang isang prepared, ina-explain mo siya by using those illustrations. So, hindi pwedeng pag nag-present ka, wala kang alam na sasabihin. Pag item na ito na sasabihin ko, diba? So, hindi po pwede yon. Okay? And last na ginagawa ko po ay, of course, I memorize. Kaya hindi po madali maging speaker. Hindi madali mag-speak in front of different people. Kasi nagme-memorize po ako. So, pag nasulat ko na dito sa aking notebook, gabi-gabi po yon, dadaanan ko na siya. I-memorize ko na do may keywords naman ako dito sa aking presentation, may mga pictures na alam ko kung ano yung sasabihin ko dyan, but still, I need to memorize the
quotation, I need to memorize the stories, verse sa Bible, so kailangan, kabisado ko po yun. Okay? So, yun yung aking mga preparations. At syempre, kasama dun yung ending, I make an impressive ending, yung ending na persuasive na dun kasi yun, imu-move ko yung mga tao doon. So, it's either a short video, short story, or isang matindi-tinding quotation yan. So, kasi that's the challenge eh. Yun yung mostly na, you know, nare-recall ng mga tao. Kaya naiiwan mo sa kanila after 1 hour, 2 hours of seminar. Alright? So, ayan, delivers ang aking pinagdadaanan sa seminar. Sabi ko nga, minsan nagjo-joke ako sa aking mga seminar. Wag na nila sabihin sa akin 2 months advance. Sabi na lang nila 2 weeks, 3 weeks, ganun. Kasi hanggang di siya natatapos, daily, inaano po siya. Ginagawa ng mga illustrations and everything. Actually, I'm using 2 laptop. Ito, yung isa. Tapos ayan, mamaya gagamitin na natin yan kasi pang-research ko naman yan. Pang-research ng mga quotes, pang-research ng mga persons, pang-research ng meaning. So ayan, dalawang laptop plus I also have different books, pang-backup, pang-tandagdag ng ating mga sasabihin. Kasi ang seminar ko po sa Balanga City ay 8 to 12, so that's 4 hours. Hindi po biro yan, so nilalam na lang natin ang mga activities. Alright, so delivers, that's how I prepare my seminar, my presentation, para mas maka-inspire tayo ng tao, para mas, you know, to motivate them. At syempre, hindi sila madalas atin kasi kailangan mag-iwan tayo ng mark. Sa totoo lang po, pang-apat ko na sa Balanga City Hall sa Feb 22. Di sila nagsasawa sa atin na mula na matagpuan tayo, lagi na tayo may schedule sa kanila. So, nagpapasalamat tayo kay Mayor Francis at sa kanya mga department heads, sa HR, si Ma'am Christie at kay Ma'am Meg Larion. Ayan. And of course, kay Sir Rudy De Mesa. Okay, so thank you very much, Delivers. And if you need a speaker for seminars like this, so you can contact me, 0939-525-4311. So, pwede po for students, teachers, parents, and for your companies, team building. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!